Dante, ano itong declaratory relief na hinihingi ni Senator Padilla mula sa Korte Suprema? Magandang tanghali, Aga. Sa petisyon ni Senator Robin Padilla, hinihingi nito sa Supreme Court na maglabas ng isang authoritative declaration o pahayag kung ano ba talaga yung dapat na paraan ng pagboto kapag may panukalang pagbabago sa ating saligang batas o constitutional amendment. Hiniling ni Padilla na siya ring chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na magkaroon ng linaw partikular ang Section 1 at 3 ng Article 27 ng Konstitusyon hinggil ito sa amendment o revision ng 1987 Constitution at botohan hinggil dito. Anya, ano ba ang tamang interpretasyon dito? Voting jointly o separately ang gagawin ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso o ng Senado at ng House of Representatives? Dagdag pa ng mambabatas, nagkaroon na ng away hinggil sa isyong ito tulad na lamang sa usapin ng People's Initiative. Walang katapusan na tanong na inaamin na po ng mga nagsagawa, sumulat ng konstitusyon, ng 1987 Constitution, sinasabi na po nila na talagang nagkulang sila sa usapin na yon, na dapat iyon ay voting separately. Kaya sana po sa wisdom po, sa tinatawag nating maliwanag na pag-iisip ng ating mga hukom, mabigyan na po nila na hindi po tayo humihingi ng advice. Humihingi po tayo ng resolba. Nakikiusap po tayo sa mataas na hukuman na iresolba na po nila itong away na ito. Naniniwala ang senador na tanging ang Korte Suprema lamang ang makapagbibigay ng linaw nga dito sa isyung ito. Bagamat para kay Padilla, naniniwala siyang voting separately o bukod na boboto ang mga miyembro ng Kamara at Senado pagdating sa constitutional amendment. Labaga niya sa principle of bicameralism kung jointly ang botohan dahil 24 lang ang mga senador at tiyak na talo sila sa bilang ng mga kongresista na nasa mahigit 300. Yan mo lang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.